following is a presentation of... Shoutout nga pala kay Valera Boxing. December 11th had a bundle of really important fights for the Philippines and Filipino boxers. One of the Filipino fighters who shined bright that night was Marlon, the Marinding Nightmare Tapales, who scored a second-round knockout over the hard-hitting Japanese contender Hiroaki Teshigawara in Carson, California, and secured his spot to fight for the IBF Super Bantamweight title. Marlon, what's up, man? Hi, kumusta po? Kumusta kayo? Mabuti, mabuti. How has your training been going under your new coaches, Ting Ariosa and Ernel Fontanilla, and what have you been working on? Maganda yung training namin at saka maganda yung team, saka yung coach, sa lalong-lalo na yung ano, yung training program namin kasi binibigyan nila kami ng time at saka yun. How much did training with Jerwin Angkajas and training at Wildcard Gym help you with getting ready for your fight? Maganda yung training namin tsaka nakaka-inspire din na siyempre sama-sama kami mag-training nila Jerwin tsaka sila magsayo. Nakakagana din mag-insayo tsaka ay yun po, marami po silang naitutulong din po sa para sa amin. Okay, congratulations ulit sa laban mo, Idol. Yung dalawang panalo na ang 'di ba yung dati ay Eden Sonsona tapos ito si Teshigawara. Talaga mo bang na discover mo na yung confidence mo ulit na kaya mo talaga matalo lahat ng minong kalaban mo na ngayon kasi gusto mo talaga maging world champion na ulit? Siyempre po, sa atin naman ay siyempre nandun na yung kumpiyansa na mananalo tayo ulit. Ang kailangan lang talaga na yung magandang training tsaka yung training camp kasi yung gusto natin na magiging world champion ulit ay andun na talaga eh. Kaya yun, ito na yung chance ah, na mangyayari yun kasi yung inaasam natin na magandang training tsaka yung trainer eh nasa atin na. Kaya yung kailangan natin ay push lang sa training para mangyari yung kumbaga yung inaasam natin na magiging world champion po. Opo, opo, talaga yun. Anong tingin mo ang pinakamalakas na ability mo sa boxing game mo? Siyempre po, lahat naman ng boxer may mga skills at saka ano, kailangan lang ng siyempre ng guidance ng coach para ma-master at saka maulit-ulit yung mga ginagawa mo sa training. Lahat naman may technique at saka kailangan i-train lang ng i-train para maging maasa po na masyado yung ano mo, yung technique mo po. Kako. Tapos anong kailangan mo, ano talaga tingin mo na kailangan mo pang hindi ka satisfied, gusto mo pa improve yung sarili mo? Yung stamina ko kailangan na i-improve ko pa ng improve para ayun po dito po sa paparating kong laban kasi syempre nanalo na ako sa nung first fight ko na elimination. Kailangan ko pang i-push yung sarili ko para sa championship para syempre hanggang 12 rounds expected talaga na magsusuntukan talaga kami. Okay. So Marlon, in the beginning of your fight with Hiroaki, when he didn't touch gloves with you, what were you thinking? Were you offended by it or it didn't faze you at all? Hindi kasi sa akin naman ganun talaga yung ginagawa ko sa you know, every fight ko, nagta-touch glove ako first round. Pero nasa kanya naman yun kung gagawin niya yun. Siyempre, yung ano namin, yung game plan namin, ganun pa rin. Hindi, walang nagbabago kahit na mag-touch glove siya or hindi. Ganun pa rin. So, suntukan ko pa rin. Okay. Okay. And did you think the fight would be over that quickly or did you think it would go the distance? Hindi namin in-expect na ganun kadali kasi siyempre yung preparation namin hanggang 12 rounds talaga hindi namin
in-expect na ganun kadali. And nung tumama ako ng, nakatama ako ng first round, syempre, inano ko yung opportunity na yun. Grab ko yung opportunity para, syempre, para matapos na rin na ano. Yun. Okay. Ano yung right hook mo talaga, ano, Marlon, ang ganda, talagang ang lakas. Pag umapante ka sa mga right hook mo, talagang ang lakas ng puwersa. So, yung nakita mo, yung kinalaban mo si Teshigawara, ano yung nakita mo sa first round na gusto mo na talagang in-knockout siya nung yung tinamaan mo? Opo, kasi yung game plan namin, ganun talaga yung game plan namin. Hook, at saka jab straight, jab. Nakita ko, tumama. Siyempre, nakita ko na nasaktan yung kalaban ko. Dinidiretso-diretso ko na para siyempre ko, yung pagkakataon na yun. Minsanan lang kumbaga yung pagkakataon na ibibigay, siyempre, ano mo na. Yeah. Oo. Now, pag napapansin mo nasaktan, sa mukha mo ba nakita o sa paa? Opo, siyempre makita mo yun sa mukha at saka sa paa, parang kumbaga pag tinatamaan mo talagang naaalog, yun, alam mo talaga na nasaktan yung kalaban mo. Kasi siyempre mga boxer kami, alam namin kung ano yung mga body language, kung yeah, ano yung ano. Yung talagang nasaktan. Opo. Kaya yun na, dire-diretso na. Okay. Tapos itong laban mo kay Teshigawara, world title eliminator to. So, you know, yung chance mo na kalabanin yung IBF WBA super bantamweight champion na si Murojon Akademelev, taga Uzbekistan, ito ba talaga ang ano mo, target mo na ngayon? Talagang focus mo na yun? Baka mangyari? Siya talaga yung priority na ano namin, na you know, sa training namin siya talaga yung pinaghahandaan namin, kasi ito yung ano namin, yung kumbaga yung stepping stone namin, na naka-step na kami sa una yung eliminator. So malaking chance talaga na magkakalaban kami sa susunod. So siya talaga yung ano, pinaghahandaan namin dito sa ngayon training camp namin. Excited ka na dito sa potential na to? Sobrang excited kasi minsan lang darating sa mga boxinger yung chance na ano, makalaban ng world championship. So kailangan pag-igihan mo mabuti, mag-insayuhan mo mabuti, kasi minsanan lang kumbaga sa yung chance na darating sa isang boxinger na makalaban sa world championship. So yun, gagawin mo talaga lahat para syempre maging world champion ka, para maabot mo yung syempre pinapangarap ng isang boksingero kagaya ko. Kumbaga, sabi nila, 'di ba, mga sabihan, blood, sweat and tears 'yan, 'di ba? Yeah, opo. Now, nandito man sa nanggaling ka na dito sa stage na to, Marlon, 'di ba, para the world champion bantamweight division. Alam mo nang gamitin yung experience mo para dalhin mo sa next step, dalhin mo dito sa potential na championship fight mo. Syempre. Naging world champion ako sa 118, so hindi na bago sa akin itong mga ganitong laban. So iniisip ko na syempre malaki yung ano ko, parang kumbaga para sa akin advantage ako, kasi maraming beses na rin ako nakalaban sa mga ano ganitong laban, so hindi na bago para sa akin. Saka yun na, kailangan lang talaga ng training para sa darating na laban, bumubuo talaga yung loob mo. Yeah, I wanted to ask your weight. What's your weight in between fights on average? And aabot talaga ako ng 140 ganyan. Pag walang training, malaki yung timbang natin. Pero pag heavy training, ganun, wala na,
sobrang ano lang bababa kasi andun na yun eh, yung disiplina mo eh, ano mo talaga lahat, tsaka yung training, sobrang heavy talaga ng training pag ano, pag may laban ka na. Oy, baka tulungan mo ako mag lose weight kasi 180 na ako. Ang kailangan lang ay ano, disiplina ng kain, okay, tsaka okay. Exercise. Oh, lagi ako. See, nang galing sa iyo yan, mamomotivate ako bukas, magja-jog ako ng alas 5. Hopefully. Okay. How about you, Phil? Man, I'm out of shape. 165. I'm out of shape. Marlon, regards na lang sa Team Tapales. Sana makausap namin ulit. Susuporta kami, subaybayan namin yung mga training nyo, magla-live, shout out, ganun. Talagang maraming salamat po sa chance na to na ma-interview ka kasi pasensya na kayo, makulit ako sa, you know, pag dinan-message kayo, pero talagang kayo ang, you know, pag nag-uusap kami ng mga pinsan ko po yan si Philip, tsaka si Chris, okay. Si Chris po may ginagawa kaya hindi siya nandito. Pero talagang kayo ang focus namin, gusto namin kayong tulungan, gusto namin kayo expose sa United States, kaya nandito kami, Valera Boxing, lagi kami magsusuporta sa inyo. Thank you din po sa, syempre sa, lalong-lalo na sa inyo na hindi nagsasawang sumusuporta sa amin, sa mga boksingero ng you know, yung mga Filipino boxers. Maraming salamat din po sa inyo na binigyan niyo po kami ng oras para po sa you know, sa para po pa mag-expose din po sa aming mga pangalan para dito po sa US. At saka, opo, matik. Opo, maraming salamat po sa inyo talaga.